Lord. Yan, buti po Panginoon sa pagkakit ito, mga kapatid, at tayo po ay magsisimula ng ating Sunday School. Muli ako po si Brother Dario, nag-ibigay ng Bible Baptist Church, and we're going to talk about the statement of faith, article number 4 of the Colossians. So, magkaroon tayo ng record. Ano po yung pinag-aralan natin last week? Interactive tayo, ha? Mas asad as possible. Kung kaya nyo magsalita ako sa akin ako po, to speak yourself, mga kapatid. Anong topic natin last Sunday? Anong topic natin last Sunday? Ganun ka na? Pagka? Holy Spirit. Ha? Ba po na yun, yun ako. Ay, sisa pa rin. Hindi ako naka-porto yung ano, yung material. Ano ito pagka nakapito? So, ating tinatira na kay last week is about article number 5 of creation. So, we believe that the world was created literally by the voice of God, or by the words of God. Okay? May mga sinituturo na ang creation God was created because of some theories. Pag sinabing theory, may mga tao sa gumagawa ng sarili nilang explanation how everything was made. Like, for example, the theory of Big Bang. Okay? Sabi nila, yung pag sinabi ng Diyos na let there be light, at saka sumabog yung singularity or yung cosmic egg. Kaya nagkaroon ng mundo o nagkaroon ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Tayo bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo that the Lord created everything through His words. God created everything out of nothing. Okay? Ang Diyos gumawa siya ng isang bagay hindi sa bagay na nagawa niya. Tayo'y ginawa mula sa bagay ng kawalan. God created all things, both visible and invisible, both in heavens and earth. So there are arguments kung sino ba ang nauna. Ang kalangitan ba, yung kingdom of God o yung earth? So kung binagsakang Diablo o yung Satanas, ibig sabihin daw, mas nauna ang gawin ang earth. Sabi naman ng iba, bago ipagsak sa Satanas, ginawa ng langit, kaya ginawa pa lang yung pagpapagsak ng Satanas. So, yan yung bagay na argumentative. But the end of the day, point natin is, according to Genesis chapter 1 verse 1, God created the heavens and earth. Ginawa niya yung book. Okay? Kung sino na una, hindi ko alam. Ama? Hello, are you with me? Yun ay synchronized. Kung sabi synchronized, ginawa yan ayon sa patakasunod-sunod sa Diyos ng Diyos. Pero hindi nga natin yan alam. Okay? God created time. Ang Diyos po ang gumawa ng oras at ang Diyos ay hindi bounded by time, space, and matter. Okay? Because ang Diyos ang gumawa ng oras, ang Diyos ang gumawa ng space, siya ang gumawa ng mga bagay o yung earth. Okay? So kaya sasabihin ng iba, kung tayo may 24 hours, ang Diyos din daw ay 24 hours. Some says that one day ng Panginoon is 1,000 years naman daw sa atin. So, it's up to everyone of you to think na ang Diyos hindi po sa bound ng time na meron tayo. Kung tayo nga sa calendar yung alam, iba-iba na. Diba, may Gregorian calendar, may Mayan calendar, may Chinese calendar, merong Jewish calendar. Tayo-tayo mga tao, ang gugulo na ng oras natin, di ba? So, ngayon, pagdating sa Diyos, iba ang timeline ng Diyos. Kaya ang Diyos gumawa siya ng oras para sa atin, para ma-measure natin yung ating buhay, ma-measure natin yung ating decaying, okay, magkaroon sa Bible school, di ba? Yung time, nag-measure na, kumbaga, tao, sabi daw na, pinapanood ako sa article, ang tao daw, kahit anong gawin mo, nasa process ka ng decaying. Bakit? Habang tumatanda ka, nagsasabing skin natin, kahit mag-apply ka ng bagong pabotox ka dyan, magpahanap ka ng balat, hindi mo maikakailan na yung cells mo nag-degenerate o namamatay. Ngayon, habang tumatanda tayo, mata, mas pabilis mag-degenerate yung mga cells. Pero pag tumatanda ka na,
nag-alis or nag-stop na yung pag-degenerate ng mga cells. Kaya yung mga organ natin, kapag na-damage yan, lalo na kapag may bisyo ka, mas madali kang matuli o mas madali kang mamatay o masira. Kaya yun, yung wonder ng buhay ng tao. Kaya walang tao kaya maka-escape dyan sa mga bagay na yan. Yung mayayaman, sabi ng isang napanood ko, 70 years old na siya, pero mukha pa rin siyang 30 years old. Ang sabi niya, kaya siya yung tumatanda, simple lang. Hindi niya sinasayang yung oras niya, lalo-lalo na sa pagtulog. Di ba tayo? Masyado tayong buyat. Di ba? Masyado tayong magbuyat. Yung tao ito, sabi niya, ang pinaka number one appointment niya sa buhay ay matulog ng 8-10 oras. Kahit pinatatrabaho siya, hindi siya matatrabaho. Kung oras ng tulog niya yung oras na yun, 8 to 10 hours a day matutulog siya. Kasi nga naman talaga, ang pagtulog, ang nag-self, siya yung nag-regenerate ng mga nasirang cells natin. Pero, parang tayo mag-escape ng pamatayan. Kahit anong gawin niya, mamamatay siya pagdating ng panahon. Okay? Creation is a trial act. And you say trial act, sabi ng iba, ginawa ko ang sanlibutan ng Diyos Ama lang. Sabi ng iba, ng Diyos Anak lang. Sabi ng iba, yung Holy Spirit lang daw. So, hindi po. Yung tatlo pong iyon ay presente nung ginawa ko ang sanlibutan. Okay? We believe in Trinity. We believe in one God, but in three persons. But the Father, the Son, and the Holy Spirit. Wala na po tayong pagtatalunan dyan. Okay? The universe God created is very good. Pag tinanong natin, ang Diyos kung bang lumikha ng kasalanan? Kasi kung ginawa ng Diyos ang sanlibutan, ito ay perfectong gusto ng Diyos. Kasi siya ang gumawa nun. Siyempre, the first place, perfect yan, tama yan, walang mali yan. Ngayon daw, hindi daw perfect kasi may kasalanan. So, hindi po ang Diyos ang gumawa ng kasalanan. Ang tao po ay nagkasala, ang hirin ay nagkasala dahil sa kanilang pagsuway sa utos ng Diyos. Ibig sabihin, technically, God is not the one who creates sin. Ang tao ang gumawa ng kasalanan, ang anghel ang gumawa ng kasalanan. Okay? Next. 7. God created the universe to show His glory. So tayo, magkikipag-argument tayo sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos, at ngayon, hindi rin naman sila naniniwala sa Bible, ngayon, magkukot ka ng verse ng mga tao niyan. Hindi ka nila paniniwalaan. Okay? Paano tayo makikipag, paano natin ipuprove sa kanila na sila po ay ang totoo ay ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. O may isang makapangyarihan sa lahat ang lumikha sa lahat. O, sino mo pwede magbigay? Anong gagawin yung number one technique to prove them may Diyos? O, pwede niya. Ito. Walang gamit na ng Bible verse, ha? Kasi di ako naniwala sa Bible verse. Kunyari lang. Ano? Sino po? Subok lang. Oh. Si ano? Bakit si Ate Isela? Ha? True nature, pwede. Kasi nga naman, yung nature, yung bagay niya, may medyo mag-travel, pag pumunta ka sa mga, yung nga may pag-aakit ng mundo, o nasa pit na ngayon ng mundo, o habang tumaakit na pala ng mundo, makikita mo na yung kakaibang pagkakagawa ng mga bagay-bagay. Hindi yung aksidente. Okay? Yung iba nga, yung ano yung si Bernardo Carpio, yung sabi nila yung parang may ipinip siya ng bundok, maganda kasi din daw yun. Maganda yung tura nyo kasi isang malaking parang tipat ng bato, tapos ilalim niya, ay isang gitna niya, ay mayroon daanan. Yan ay hindi siya niya na, hindi po yung aksidente, mga kapatid. Yan ay ginawa ng Diyos sa kagustuhan po niya. Pag tayo tumingin sa langit, tumingin ka, makikita mo, stars, moon, di ba? Sabi nga ng iba patang sun ay, ang earth ay malayo ng konti sa sun, ay mamamatay tayo, wala naman po buhay sa mundo. Kapag naman ang earth ay mas malapit ng konti sa sun, ganun din, the same. So, lahat ng yan ay ginawa ng Diyos ng perfectong distansya, perfectong pagkakalagay-lagay. Halimbawa, yung ilong natin, baliktarin natin, pagkakalito, pagkakalito, pagkakalito. Yung butas, nasa ibabaw, pag umulan, mamamatay ka, magugulo na ka. Tama? Di ba? Paano po yung living natin katabi ng weight natin? Halimbawa, gano'n, no? Araw ko kumbaga, ang isip mo eh, at least kung dito naman ako sa dumi, dito na lang makain para madali. No? Pero pag pupuko ka, pwede makatitin yung bibig mo ng dumi. Tama? Hindi maganda. Pero ginawa ng Diyos na tamang-tama, may mata ka, may dalawang tenga, tamang anggulo. Ang kamay natin, may hilalaki. Di ba? Kung hilalaki ka, tanggalin mo, mahirapan ka. Di ba? Pero ang Diyos, ilagay niyan kahit malagay yan.
para makahawak tayo ng mahigpit sa mga paligiran. Okay? So, pinapakita ng Lilika yung katotohanan merong Lilika. Liwanag? Yung creation prove itself that there is a creator. Amen? Sarili mo, manalangin ka, humingin ka, ulit. Salamat sa Diyos. Di ba? Maano nga yan, eh? Mag-bless ka. Pag di ka na-bless sa mga mo, huwag mo sisihin yung Diyos. Pag tingin mo sa mga ka, parang alas 6 pa ng umaga, humanang kagabi sa inyo. Di ba? Sinong pakaatan ng Diyos? Hindi po, ha? Walang ganun. Okay? So ngayon, gumawa na tayo sa ating topic. It's a part of recall lang natin sa ating pag-aaral. Okay? Okay, ang ating pagtatalakay ngayon is the fall of man. So marami dito, matagal na sa church. Okay, meron po dito ang dipalitas. O ngayon lang po, unang beses sa matinda simbahan. Tatayan po pangalan niyo. Bahal, mga ilang times na po kayo na natin. Pangapat, tumanggap po kayo sa Panginoon. Amen. Okay, so ngayon, ang pag-usapan natin ay ang pagbagsak ng tao. We believe that a man was created in innocence, under the law of his master. When we say innocence, no, yung tao, ginawa ni Diyos, wala pa siyang kasalanan. Kumbaga, yung baby natin, yan, kanyang baby natin, innocente pa sila. Wala pa silang alam sa bagay na masama, bagay na mabuti. Kung ano yung gusto nila, lahat yun, pabor sa kanila. Okay, maliwanag? Ganon din tayo. Si Eva at Adan, nung ginawa sila ng Diyos, wala pa silang nagagawa kasalanan. But by voluntary transgression fell from his sinless and happy state, in consequence of which all mankind are now sinners. Dahil sa pagiging malaya nila, ito, binigyan sila ng kalayaan ng Diyos to decide on their own. Naagwa po sila ng kasalanan. Nalabag po nila yung pangutusan ng Diyos. At yun po yung pinagpulan ng taong tao ay naging makasalanan na. Okay? Not by constraint, but of choice. Hindi sila pinilit. Okay, yung Satanas, yung serpent, yung ahas, hindi pinwersa si Eva. Hinawakan siya, nilimisan siya, tapos pinasubo sa kanya yung apple daw. Yung apple yun, ha? Yung pinagbabawal na butas sa puno ng kamalayan, sa kabutihan at kasamaan. Hindi po yun pinilit ipakain. Kundi, sariling kagustuhan ni Eva, sariling kagustuhan ni Adan, nahawakan at kainin yung butas niyo. Okay? Under just condemnation without defense or excuse. Kaya yung mga tao yan, si Eva at Adan, walang silang excuse na sasabihin na, pinilit po kami. Kami po ay sadyang ano, wala po kami kaalam-alam, bigla na lang po kami nahalusinate, na mind control po kami sa Satanas, kaya po kami kumain ng pinagbabawal ng prutas. Hindi. By choice, pinili nila ang sumubay sa Diyos. Adam and Eve rebelled against God, commanded sa Genesis chapter 3. Yung utos po ng Diyos, nilisinuway po yan ni Eva at Adan. Because of this rebellion, they fell from God's favor and from their position of authority over earth. So alam naman natin na may mga sanctions or punishment na iginawad po kay Eva at Adan after po nilang gawin yung pagsuway sa utos ng Diyos. All men are affected by Adam's fall. Tatanungin natin, totoo po ba yung kasalanan mana? O, may ibang Christian hindi naniniwala sa kasalanan mana. Mali daw yung term. O, sa madaling salita, kung kasalanan mana man yan o hindi, ang bata'y pinanganak ng makasalanan. O kaya sasabihin ng iba, eh bata ka naman siya, inosente naman siya eh. So wala pa siyang, hindi po siya makasalanan. Mali po yun. Ang tao, ay pinanganak na sa mundo, you are a sinner. Though they are innocent, kasi bata pa sila, di pa nila alam ang ginagawa nila, kaya nang di pa nila alam eh. Di ba? They are innocent, pero hindi iyon ang paglalagay para sabihin mo na hindi sila makasalanan. Humans are sinners. Nature ng tao ang pagiging makasalanan. Because of Adam and? Hello, are you with me? Adam and Eve, okay? Through our Lord Jesus Christ, sa pwede matatagpuan yun, sa Romans chapter 15 verse 12 to 21, 1 Corinthians chapter 15 verse 21, sige, basahin po natin.
Paki-open pang Bible natin sa Romans chapter 15. Verse 12. Tara, basta natin habang po tayo. Romans 5:12. 5:21. Okay? Sabi rito, 12. Wherefore, as by one man, sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. O dahil nagkasala yung isang tao, nagkasala ang sanlibutan. At dahil nagkasala ang sanlibutan, ang kamatayan din ay dumanas ang sanlibutan. Tayo ay mamamatay. Okay? Kaya, kumbaga, hindi na kailangan pagpagtalunan yan. May iba kasi nagsasabi daw, yung tinutukoy daw ng man dito ay ang Panginoong Jesus. Kaya ang nakakaloob, hindi naman si Jesus yung tinutukoy dito. Kasi makikita natin, may comparison doon. Kung si Adan, sabi nga, 1 Corinthians chapter 5, 2 Corinthians chapter 15, verse 22. For as in Adam, all died. Dahil kay Adan, lahat ay namatay. Even so in Christ, all shall be made alive. Kung kay Adan, tayo ay namatay. Kay Jesus, tayo ay nabuhay. Okay? Through our Lord Jesus Christ, God has provided salvation from the world. Kung baga parang ito ay yung tao ay nagkamali. Nagkamali yung tao, sa puso niya ay wala na siyang, kumbaga wala na redemption. Di ba, may ganyan tayong kasalanan na, wala, nagawa mo na eh. Halimbawa, kami ni brother, ano pangalan ko ng brother? Bal, kami ni brother pa, nakapamilyado tayo, no? Natent tayo, binagustuhan tayo ng babae. Physically, na-attract tayo. Nakagawa tayo ngayon ng kasalanan. Yung kasalanan na yun, nagawa mo rin. Sa isip mo, wala na. Sira na identity mo. Sira na yung pangalan mo. Sira na yung imahe mo sa anak mo. Sira na yung imahe mo sa asawa mo. Sira na yung imahe mo sa Diyos. Di ba? May ganun tayong kasalanan. Paano kaya marireveal ulit yung pagkatao ko dahil nagawa mo ng kasalanan? Tutulungan tayo ng Panginoon Jesus. Kaya tayo, mga kasalanan, ligtasin din kapag makasalanan ka na, you are forsaken. No. Ang Diyos ay dumating dito sa mundo hindi para sa mga marubuti, kundi para sa mga makasalanan para magsisi. Kaya tayo, kung may nagawa tayong kasalanan before, kahit anong lalaman yan, ang Panginoong Jesus, yun dapat yung rason natin para tayo magbago. Amen? Kasi pag tayo naligtas na, ang titignan sa atin po ay hindi yung panahon tayo makasalanan pa. Titignan na sa atin ang buhay nung matapos ng maligtas, ano yung mga dapat mong gawin para sa Diyos. Ngayon yun, okay? Ngayon, ano yung resulta ng pagbagsak ng tao? Number one, evil thought. Paibasa po kuya Ate Danica. Genesis chapter 3, verse 7. Genesis 3, verse 7. Ngayon, sa takot na itong ni Adan, kasi siya yung inutusan ng Diyos eh.
Kayong leader of the family. Kaya tayo mga tatay. Hello, are you with me? Dapat tayo mga tatay, tayo ang pinakaunang pastor sa tahanan. Amen? Kung sabi unang pastor, ikaw ang leader. Ikaw ang teacher. Oh, nanay, yes, teacher na yan, by nature. Kaya dapat ang tatay, hindi lang sa taga-utos. Okay? Hindi taga-utos. Siya yung pinaka-tore. Kumbaga siya yung tore na tuturo na pagiging mabuting ehemplo ng isang tao. O yung nangyari ni Adan, siya yung leader. Nagkasala si Eva daw. Sabi nga ng ibang preacher, kasalanan ng babae kung bakit nagkasala ang salibutan. Hindi si Adan, nadamay lang kami. Hindi po yun. Meron tayong responsibility. Meron leadership. Kahit ang subordinate ang nakagawa ng kamalian, because you are the leader, iti-take mo yung credit na ikaw ang nagkasala. Tama? Naliwanag? Nagkasala ang babae? Oo. Nagkasala ang anak nyo? Oo. Bilang magulang, tatanggapin ang akunin mo yung kasalanan ng ginawa ng iyong pamilya. Ganito yung leader. Ganun din ni Adan. Natakot siya. Kaya yung pagkatakot, kasalanan ko yan eh. Binigyan ko ng diablo sa atin. Natuto tayo ko yung matakot sa Panginoon. O bakit siya matatakot? Bakit siya magtatago? Hindi naman na kailangan magtago dahil normal lang na sila nag-uusap. O diba? Kaya si Adan, natakot si Eva, natakot sila, yung panahon na yan. Genesis chapter 3, verse 11 to 13, pakibasa naman, Kuya Rado. Genesis chapter 3, verse 11. And he said, behold, I that thou was naked, as thou wilt be of the tree, whereof I commanded thee that thou should this man. Verse 12. And the man said, the woman whom thou didst to be with me, she gave me of the tree, and I took thee. Verse 13. And the Lord God said unto the woman, unto the woman, what is this that thou hast done? And the woman said, the serpent beguiled me, and I did it. Ano? O ngayon, ito. Excuse. O, hindi dito yung mahilig mag-excuse. O, masama po ba yung pag-excuse? O, dalawa po ang mukha ng excuse. Yung isa, totoo. Yung isa, malapit sa kasinungalingan. O, kami noon, yung nagtatrabaho ko sa opisina, nag-excuse ako, nagsisiklip ako. Tinatamad yung talaga ako pumasok. Kasasabihin ko, may lagnat ako. Ang hanap ako ng thermometer, nalagay ko sa malinid para tumahas, nakapipicture ako siya sa sa gusto. Okay, di ba? Para convincing. Pupunta ako sa ospital kasi hindi pa humingi ng certificate na eh. Med-cert. Sabit naman ang kumpanya. May med-cert, sasabit ko, wala na ako. So, pandaraya, pagsisinungaling. So, yung excuse, kasalanan. O, ano nangyari dito? Si Eva at si Adan, nung hinanap siya ng Panginoon, nakita, nakausap ng Panginoon ng Diyos ang si Adan, sabi niya, ba't ka nagtatago? Eh kasi po, ako po yung bird, nakauwag po kasi kami, nahihiya po kami. Eh sino may sabi sa ikaw yung man? Okay. Eh, ano po kasi ganito, si Eva kasi, pinakain po ko nung nagbabawal ng prutas eh. Sabi naman Eva, eh kasi ito si Ahas eh. Ano eh, iniloko kasi ako eh, kaya ito rin nakawain kami. Di ba, nagtuturoan, nag-excuse. Binabago nila yung kanilang utat at pinapasa nila dun sa iba. Okay? Kaya natuto tayo sa ganyang estilo. Nakita ka na. May basura dito. Eh, hindi naman ako natapon yun eh. Di ba ganyan tayo? O yung bago ba dumi? Eh, hindi naman ako kumain yun eh. Di ba? So marami tayong ginagawang excuse. Kung ito kasi, pwede naman gawin. Inutusan ka. Di ba? Katulad kanina, walang mag-appreciate daw ng MC. O di, sabi ni Tato, wala daw. O di, Tato, ikaw na. Kailangan, ganun tayo, huwag ka mag-excuse. Ang mangyari, dahil walang nilagay doon na kapalitan ng mag-MC, dahil pumunta ka sa darangan, si Rada Edmond, it doesn't mean, wala na gagalaw. So, kailangan, mabilis ang utak natin. Maliwanag? Hindi na kailangan tatanungin yan. Kasi ang utak ng isang leader, kapag walang mag-lead, you have to lead. Kahit magpupa ka, bida-bida. Kasi mangyayari ang ending, walang mangyayari kaganapan, walang mangyayari ministeryo at ngayon, pagka nagtabukuhan na, dumating na yung pastor ninyo, bakit hindi kayo nag-start? Ba't late na? Eh kasi po, si ganito. Mag-excuse na tayo. Okay? Bago dumating yung excuse, simulan mo na. Maliwanag? I-take mo na yung responsibility. Next, pain in childbearing.
Genesis chapter 3 verse 16. Paibasa po na rin marili. Okay, o ito. Sabi ng iba, kaya daw masakit ang pangananak dahil daw sa parusan ito. Okay? Ang sabi dito mga kapatid, I will greatly multiply. Ibig sabihin, by nature ng pangananak, masakit po talaga yan. Okay? Kaya ako rin sasabihin na kaya lang sumakit ang pangananak dahil sa verse na ito, hindi. Dinagdagan pa ng Diyos yung pain. Ang dog, cats, at lahat ng animals, pag nanganganak sila, nasasaktan po sila. Okay? Ibig sabihin ko, pinarusahan na sila ng Diyos? Hindi. Normal yun. Nature na pang tao nanganganak, masakit. Pero ang ginawa ng Diyos, minultiply pa niya bilang parusa. Kaya ang tawag natin kapag tayo nanganganak ay ang isang paay nakatubog sa libingan. At isa ay nasa ospital. Okay, maliwanag. Ay mga nanay, kapag nabuntis, o, oh, mga asawang lalaki, makalinyo ng sobrang inyong mga asawa. Okay? Kasi kadami yung silang tumatanggap ng parusa. Okay? Nasasaktan si misis, maselan siya magbuntis, tapos yung lalaki magsisirpon-sirpon, upo-upo, pa-kuya-kuya-kuy. Di ba? Tapos sasabihin mo sa asawa mo, patama-tama yung asawa niya buntis, parang Disney princess, o mali po yun. Okay? The time that your wife or wives ay nagdadalang tao, mas lalo silang gawing special sa buhay. Maliwana? Amen po ba? Kasi kasama nyo siya ng agawa ng kasalanan eh. Pinaparusahan siya. Ikaw din ang tatanggapin mo rin yung parusang hirap. Kung siya'y mag-iira ang pagdating ng araw, mga nanak siya, sobrang sakit nun. Eh ikaw naman kasama, nag-i-reklamo ka kasi ibutus-utusan ka. Abay ko, palit kayo ng kalagayan. Doon sa iyong araw mo ilabas yung mga tao, awasak yan. Tama po ba? Hello? Palitan tayo yung pagdadala pa lang ng baby for 9 months. Alam niyo ba yung may talakang ilang kilo, di ba yun? Siguro around 6 or 5 to 6 kilos may talaka everyday. Tapos mga, hindi mo matalo yung sa tapos mo. Tapos, alam niyo, punta ko sa ano? At yung misis ko rin buntis, no? Punta ko sa Taytay Mantra Meeting. Lahat ng buntis ko, walang kasawa. Walang kasama asawa. Sabi ko nung nagtanong sa amin, marami na akong kontrol. Nakala nila, ano kami, kumbaga, galing parang newlyweds. Kumbaga, bagong kasal. Akala nila, bagong kasal kami. Kaya doon sinasamahan niyo yung misis ko. Ito hindi po may alam na po kami 7 years old. O, yun nangyari. Ganun yung nagiging style ng buhay. Yung pagbagod sa mga misis natin, hinahayaan natin sila. Ang excuse natin, may work tayo. Mali po yun. Misa may pakita kang nanay, tatlo anak, may talampag, may gatas, may nakabuhat ng baby, may dalawang patang hawak-hawak, gagana, kasabay ng hindi, walang kasawang lalaki. Di ba? Ilis niya? Nakakita kayo na gano'n? Dapat hindi gano'n pag-Kristyano. Palagi may kasama yung inahin. Hindi ka manok. Ang manok, walang asawa yun. Kasi yung tandang, nandungkit na tinawag. Yung nanay, dala-dala yung mga inahin, kung saan kung dapat talaga lang sila ng food. Di ba? Hindi ka manok para iwanan mo yung inahin. Samahan mo, asawa mo nga. Okay? Eh kasi po may work, hindi mag-leave ka. Di ba? Sayang po kasi yung pasok, mag-leave ka. Samahan mo yung asawa mo. Kaawa. Walang mautusan pag-iinom. Walang mautusan pagkakain. Amen? Ito yung preaching natin. Kasi nakatuwa lang ako dito. Next! The ground is cursed, okay? Yung ground na cursed, dati pa rin, hindi pa na ito sinusumpa. Kaya ang ground, kaya tinurse lalo na dyan humahalik ang ahas, no? Kaya tayo, di ba, pansin nyo kay Mariwala. Bakit kababaan ang tao ay bumalik sa lupa? Di ba? Bakit naging term yun? Di ba si Mariwala nakasama si Angelica? Kaya na ito, Mariwala? Kaya na ito, Mariwala? Di ba, minilaglag siya. Tapos lumuwas si Marimar. Paano ni Angelica? Sa putikan, sa nayurakan siya ng putik. Pagpapakita yun ng sobrang pagkapastangan sa'yo. Kaya naging ganun yung meaning ng lupa. Eh dahil sa kasalanan ng tao.
Kundi dahil nakasala ang tao, kung mapasala ay walang meaning ng kababaan. Ito'y banal. Ito'y okay pa rin. No? Next, sorrow and labor. Genesis chapter 3 verse 19. Pakibasa po si Father. Kaya ko mo mag Genesis 3:19. Nababasa ka, hindi na. Okay, si ano lang, si Lizelle. Genesis 3:19. Okay, kasalanan po ba ang magtrabaho? Okay, ay sorry, parusa po ba sa atin ang magtrabaho? Hello? Hindi po parusa. Okay? Ang parusa sa trabaho ay ang mahirapan ka ng sobra-sobra sa pagkatrabaho. Okay? Noon pa man, si Adan, meron na po silang obligasyon. May trabaho na sila. Anong punto sa kanila? Pangalagaan ng mga hilika, pangalanan ng mga animals. Ibig sabihin, they are the partakers of God's creation. Maliwanag? Kaya bago pa man na magkasal ng tao, may trabaho ng bawat isa. Ngayon, naroon, nagkaroon na lang ng hirap sa pagkatrabaho. O pansinin niyo mga magsasaka. O sino po rito na-try magtanim? O nagsasaka before ng kabataan? Tatanim ng bigas? O nagkaya ng palay? Tatanim? O sino po rito? Ako po, nakapuntanim po ako. O ngayon, hindi sa lahat ng oras mga patidiwala maganda ang harvest. Di ba? May araw na tagatuyo. Talagang hindi maganda ang tubo. Yung mais mo, bumi-bumi. Di ba? May ganyan eh. Ang pare mabilis na bumagkano, mabilis matuyot dahil sa pagkatuyot din ng mga lupa. So, ibig sabihin mga kapatid, nagkakaroon ngayon ng probability. Pwede malugi, pwede umani. Hindi yung parusa. Kaya ang taong nangihirapan, pwede mapagod, ma-burn out dahil din sa mga trabaho. Yun yung parusa. Maliwanag? Ngayon, ibig sabihin ba, pag ma-burn out, ayawan na. O diyan papasok kayo yung responsibility. At sabi ng Panginoon, ang tao hindi nagtatrabaho ay walang karapatan kumain. Kaya tayo, magtrabaho. Kaya minsan tayo, nagigilty ako eh. Minsan, dati nagigilty ako pagka yung nandimos. At o kanina, pag galing kumulang sa darangan, yung lalaki ng nandimos, mas malaki pa sa akin. Mas malaki pa sa akin, mas maganda pa ang katawan, mas matubato. Hindi pa kanya pa rin, para mag-inak ako, buhay ng tablet, buhay ng tablet, ang ganyan. Kasi siyempre, ikaw po na naman ka pa rin. Kasi nga naman, pakalang sabi niya. Mas manili mo siya. O sino rito yung nagbibigay? Sino rito yung hindi nagbibigay? Pwede nahihiya kayo, pwede sabihin mo, ayaw, hindi na po ako nagbibigay kasi hindi ko po tinatolerate. Yung iba naman, nagbibigay ko kasi yung utos ng Diyos na maging matulungin. O, dalawang bagay, eh, tama po yan. Okay, may tao talaga na matulungin. Meron iba naman, ay niya talagang mahunsinte na tama niya ng ibang tao. Kasi nga sabi ng iba, ang nagtatrabaho ay hindi talaga kumain. So, siya'y nandili mo, dapat siya magtrabaho. Tama? O sa, tayo sana, ha, wala po rito ang ano, sumaybay ng nandili mo, ha? Kanyari, nasa ibay ka, kanyari, atapos mo 8 hours sa trabaho, ang uwi mo ay alas 3, ang dalga ng damit. And it's get up mo ngayon, kasi wala kang pamasahe. Basta pasahe mo. Yung kasobre. At least, sumahot ka ng 800 a day, pagbaba mo ng jeep, meron ng 60 pesos. Hindi ka rin magbayad ng pamasahe, naka 60 pesos ka pa. 12 times 5. Ang ako, 120 rin pala. Okay. 120 uwi mo, pagbili ka katigil lima. Kasi nakakaya magbigay ng pisoy. Baka tignan ka nung ano, nanili mo sa'yo. Ito na, piso lang. Ano na mabibili yung piso? Di ba, di mo piso na. Okay? Next. Banishment from God. Genesis chapter 3, verse 22 to 24. Pakibasa ko, to whom it may concern. Hindi ka na pumasala ng mga names. Oh, example, Genesis chapter 3, verse 22. Cards, kakalasan mo ako kung ano oras ang tapos ko. Ang days ko na. Pwede naman mo na. Okay, ang tao, banishment. Inalis po sila sa Garden of Eden. O kaya tayo kung magtatanong kayo, ang init-init sa Philippines, ayaw na sa earth, di ba? Kung sana-sana hindi nagkasala sa ibang kadal, nandun tayo sa Garden of Eden. Malamig,
magandang tanamin, di ba? Maraming magkain. Kaso wala, nagkasala tao. Kaya tayo ay nasa tayong na lugar. Sa kinders na lupa. Okay? Next. There, chapter 2, Genesis chapter 2, verse 17, paibasa at princess. Bible, open Bible. Kung Sunday school, may Bible. Okay? And then, the princess, ano? The princess, nakalit mo naman. Genesis chapter 2, verse 17. Ang rule ha, pagka Sunday school, magdadala kayong Bible. Okay? Kung wala kayong Bible, yung papel sa cellphone. Patayo po, paano ibabasa po ng Bible? Patatayo. Sure, itay. Okay? O, ang sabi ng Panginoon, kapag ginawakan, kinapitan, at pinagbabawal ng prutas, ikay mamamatay. O, hindi ito po si Calder. Okay? Ang tao ay namatay sa kanyang fellowship sa Diyos. O tayo po, bago po tayo makasumpong o makapunta po ng church, eh dati po, walang tayo sa Panginoon. Tama po ba? Hindi mo gusto si God. Sabi mo lang, love mo si God. Pero totoo, hindi mo love si God. Kasi hindi ka naman nagsisipa. Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. So dati hindi mo love si God. Kasi nga, yun yung resulta na kasalanan ninyo batadan na tayo ay nasira yung fellowship, yung bonding. Yung ating union natin sa Diyos nasira dahil sa kasalanan. Ngayon, hindi na. Yung death na yan, tinutukoy ni spiritual death, naayos na natin, naayos na ng Panginoong Jesus nung siya po tinanggap natin bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kaya, ano na lang yung pamatayan natin? Yung pamatayan physical. Okay? Kaya ang tao, namamatay pa rin. Kasi may hanggana ng buhay. Ay parte pa rin yun ng kasalanan ng tao. Okay? Kasi hindi naman pinakakuhan si Eva at Adan na mamamatay sila. Kung sila yung delika, Eva at Adan, darating araw, mamamatay ka. Walang ganun. At saka na lang dumating ang kamatayan after nila ang nagkasala. Okay? So kaya tayo, may kamatayan. Hindi pwedeng iwasan. O hindi ibig sabihin ng tinanggap mo ang Panginoon, yung ibig sabihin ng buhay na walang hanggan ay magiging katulad ng isang Goku. Kasi sa Goku, kung sino pa nanonood ng anime dito, patawag ka ng 7 Dragon Balls at Dragon Vision Roll. Bigyan mo ko na yung mortality, yun mo ba matay? O, parang ganun, look po yun, palabas ka yun. Hindi po naman ang tao makamatay ng mamatay. Okay? The nature of the temptation preceding the fall of man. Actually, dapat hindi ito the nature. The elements, okay? Ano yung mga elemento kung bakit ang tao na tempt? Una, Genesis chapter 3 verse 1. Pakibasa po, princess na dalaga. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, "Hath God said, you shall not eat of every tree of the garden?" Okay. Number one, sabi ko dyan, now the serpent. Meron pong tempter. Okay? Meron pong manlilin lang, may manluloko, may mga halina. Kaya ang tao nagkakasala kasi merong temptation, okay? Number two is the tactics. Kung may tempter na nanghihikaya sa atin na tayo magkasala, number two naman, ay merong taktika. Hindi ka makakapanloko kung hindi ka gagawa ng sistema, okay? Sino rito na try ang familiar sa networking? Pyramid scam. Ponzi scam. Illegal recruitment. Aware kayo dyan? Hindi po kayo aware kayo. Aware po kayo? Yung tao ba na loko sila nung sinabi agad, ito ay illegal recruitment. Kaya, pumasok ka na. Para manakawag ka namin na placement mo na under 20,000. Ano? Apply ka na sa Cambodia o apply ka na sa ano sa US, pero dadali ka namin sa Togo ng Tarlac. May ganun ba? Hindi mo sasabihin yun. Kasi yun yung mga dark secret. Ang sasabihin mo, papakakuan mo siya. Di ba? O kapatid na bal. Magpasok ka lang yung ano, hindi mo daan. Promise ka, yun 50,000. Okay? 50,000. Promise yun. In one week, gagawin mo 50,000. Balik ka lang. Balik. Hindi mo 50,000. Kasi ganito, ano, dapat ba? Okay. Bibigyan ko sana sa 50,000.
Pumasok na yung pera. Gagawin ko sana para mas malaki pa. Magdagdag ka pa na another 20,000 para kumbaga, hindi lang 50,000 babalik sa atin, mga siguro around 200,000. Relation 28. Sa sumunod na araw, inatat na ni Bob. Brotherin, nasaan na? 6 months na. Hindi ka na rin sinagro. Wala na. Na-scam ka na. Di ba? Kasi ang tao, ang intender, mga nako. Ano sabi ng Diablo? Ang serpent. Di ba naman talaga mamamatay? Tatalino ka. Magiging katulad mo ang Diyos. Ayun. Natawa si Eva. Sabi niya, talagang, kung baga sa lahat siguro ng prutas, nakain na nila. Meron isa talagang bawal, yung gustong-gusto talaga ng tao, yung bawal eh. Sabi naman iba, masarap ang bawal. Ito to yun ha, masama-sama po ang bawal, hindi masarap ang bawal. Masama ang bawal. Ito ngayon, sabi nung serpent, magkataba ko. Kaya, gusto ang serpent ko. Hindi ka naman talaga mamamatay. Ano nga kami? Ano dyan ang pupila mo? Kainin mo na. Tatawin mo na. Di ba? Pinagano. Natuwa. Nasesto. Eh, pinagano. Tumalim mo naman talaga. Pero nakasala na sila. Okay? So, yun yung taktika. Manloloko at isa. Manloloko at nalo. Okay? Now, the nature of the transgression causing the fall of man. Ang haba nito. The judgment after the fall of man. So yun na nga, pinatawag tayo ng sino po yung parties involved? At this point, God set up his court in Eden. So yung Eden ay parang naging korte, suprema. Kumbaga, ang Diyos ang judge, ang tao ang nasasaktan, o ang suspect. Kasi sila ay pare-parehas na nagagawa ng mali. Si serpent ang manluloko, siya yung suspect, ang biktima naman si Eva at Adan. Eh sila yung pinag-usahan pare-parehas. Okay? The punishment involved, so tatandaan nyo ha, ang pinatawan ng kaparusahan ay hindi lang po yung tao. Nasabihin mo iba, si Satanas po, pagpunta po natin sa hell, siya po yung algon, hari. Hindi po totoo yun ha. Si Satanas ay kasamang kaparusahan sa impyerno. Hindi po siya yung may executive chair. Nakaupo si Satanas, may hawak na dry bed, may sungay, may buntot, may pakpak, tapos mag-uutos, pinong, pakibantayan mo ito. Walang ganun, okay? Si Satanas kasama din sinusunog sa impyerno, okay? Kaya ang tao, lahat po sila ay mapaparusahan, ganun din po yung mga anghel na nakagawa ng kasalanan sa Diyos. Upon Adam and Eve, yun na nga, physical death and spiritual death, like what I have mentioned earlier, ang tao ay namamatay, ang tao ay namatay sa relasyon sa Diyos, at yun po. So may tanong mo ba tayo? Okay? Ako naman magtatanong. Huwag talaga naintindihan. Okay. Anong prutas po yung kailangan ni Eva at Adan? Anong klaseng prutas? Apol. Hindi po ah. Yun po ay bunga ng prutas ng puno sa kamalayan ng kabutihan at kasamaan. The tree of tree of knowledge of good and evil. Okay? Sino po ang naloko? Si Eva o si Adan? Sino po? Amen. Kailang dalawa? Amen. Very good. Dalawa yun ha? Kasi mag-asawa sila. Okay? Una po kasi kasal, walang entourage. Yung mga aba, yung mga animals. Wala, parang ganun. Kinasal po sila. Kaya pa tinanong nyo, pwede po mag-rip-in. Bakit? Si Eva't Adan naman po, hindi po sila kinasal, nasasama mga po sila eh. Wala mga po sila ang ano eh. No, ang kasal po ni Eva, sila po yung may pinakamagandang at grandeng kasal. Bakit? Sino nagkasal sa kanila? Di ba sabi ng pare, pa nagkakasal, o kaya ng pastor, o kaya ng mga, tawag doon na magayon. Di ba? The power of the kapangyarihan, binigay sa kanya ng Diyos. Ika'y kinakasal na, di ba ganun? Mayor lang yun. Pero si Eva't Adan, bibigyan kita ng help me ng asawa. Katuwang hindi katulong. Okay? Amen? O yung mga asawa dyan, pag kayo inutos-utusan, mga nanay, inutos-utusan ka ng mister mo,
Gumanto ka, tawingin ka, lumiyong ka. Patulong? Sabitin nyo. Pag sumagat yung asawa nyo, huwag niya paglipatin. Pasahan mo ng Bible, okay? Help meet, katuwang, kasama, ha? Nakampi. Hindi katulong. Hindi katulong. Okay? Naliwanan? So sila ay inasahal ng magandang kasal. Kasi ang mismong Diyos ang nagbuklod sa kanila. Yung kasal lang natin dito, ceremony, kanila, essence of a true marriage. Okay? Niniwala ba tayo sa divorcio? Oo, oh, ati po yan. Ito na, magiging away yan. Okay ba dito? May... Kasi ang itong punto ko dito, sa mga Kristiyano, parang yung ginan natin masali sa option ng divorce, bago ka ikasal, dapat yung magiging asawa mo, eh tama para sa iyo. Maliwanag, paano ko malalaman kung tama para ko sa akin? Dapat, kilalanin mo. Okay? Hindi yung nakat ko lang sa Tinder, nakasolve down ko yung net mo lang, ay ang pogi, o di, kasal na agad. May hirap yun. Hindi lahat, hindi ko lahat, eh, sineswerte dyan. Hindi ako naniniwala ko swerte, ha? Ewan ko sa inyo. Yung iba dyan, hindi papala rin, no? Kasi hindi yan yung tamang date or hindi yung tamang paraan ng pakikipagkilala. Sa church, kung dito wala ka talaga makita dito, talaga kapatiran, na may kapatid na yung membro, hindi mo na talaga ma, ano nang malis siya, kumbaga wala ka na talaga, hindi mong kapatid na yun, tagal ko nang kasama sa inyo. Marami pong simbahan, okay? Amen po ba? E may nangyili ko sa office, ang guwapo. Ano gagawin ng babae? Galing mo muna sa simbahan. Okay? Si Sister Jamie, o yung asawa niya, si Brother Aljon. Bago sila, bago niya sagutin, pinapunta mo niya sa simbahan. Para makilala ng pastor. Para maalaman niya kung yung sinasamba ni Jamie. O, nagpabautis mo. O ngayon, tinasan na, may anak na rin po sila. Maliwanag, perfect wedding po ba yun? Wala pong perfecto sa pangit mo sa amin. Okay? Mag-aaway kayo mag-aaway. Hindi po yung rason para maghiwalay. Ang pag-aaway, eh normal na parte po yan ng isang pamilya. Hindi po yung grounds para kayo mag-aaway. Unless pinasaktan ka lang ng iyong asawa. Binubukong ka araw-araw. Nakita ka. Yan, si Brad, si Itatay, nakita si Marilyn. Marilyn ka na nito. Kumaan! Hindi naman agad. Tuesday, Marilyn na nito. Dapat po, oh, may ganun. May ganun. Yung one lang, wala siya, wala lang, trip na lang. At pag yun naman, nakukulungan lang yun. Ganun lang yan. Kasi parang masarap sa pakalundang. Ang tawag kasi din mga sadista. May utak sadista yung sarap-sarap sa panangakapalapit. Yung ibang mga asawa naman, nagiging masokista. Ano yung masokista? Nag-enjoy kapag sinasaktan. Di ba? Sabi yun, hindi mo ba? Meron ganun. Kumbaga, bakit na ganun? Ang masokism, may pinagumulan mo yun. Kaya niya ayaw humiwalay kasi ayaw niya ng broken family. Kaya tinatanggap niya yung mga pasakit na dinadanas ng isang mag-asawa. Pero sa atin, mga kapatid, parang hindi na dumating mga ganong issue. Kilalanin muna ang inyong magiging manliligo muna. Pagkapaliwanag ko ito, Pastor, boyfriend ko po ako. Diba naman yan? Kilalanin muna. Amen? Amen po ba? O kasi malinig po yung argumento ngayon ng divorcio. Kasi ang divorcio, makakano na, bala-bala, parang matutupad na. No? Kasi maraming talaga yung gusto na iwalay yan. So sa ating mga membro, wala tayong pakidol. Kung sila gusto mag-iwalay, eh kayo huwag mag-iwalay. Okay? Pro-marriage po tayo, ha? Sabi din mga pastor, pro-marriage kami. Ayaw namin nag-iwalay ang mag-asawa. Kasi yan yung pinagkasal ng Panginoon. Okay? Ngayon daw sabi nga ito, nag-usap kami ni Pastor mo, ha? Dapat ganito eh. Ang tao, pag ikakasal, at may seminar. Di ba, may seminar yan? Dapat pala ganito daw. Ang member, tatanungin mo agad. Brother man, taka na rin ang pangalan niyo. Ano pangalan ko din? MJ. Brother man, and sister MJ. Bala para ba ay mag-iwalay kayo? Siyempre, si Pwede. O si Malangisi niya, o nga, mag-iwalay din tayo. O, pwede ko, Pastor. Sabi ni MJ, pwede ka niyo, ha? Kasi kung ganyan ang mag-isip, huwag ka ikasal sa simbahan. Ikasal ka sa munisipyo, huwag sa simbahan. Kasi dadami mo pa yung Diyos sa paghiwalaan nyo barang araw eh. Ano lang ba yun? Wild dialogue namin, thinking lang yun. Ika-categorize natin yung ikakasal. Yung mga tao ikakasal na nag-expect maghiwalay, at yung mga tao ikakasal na gusto nila ay forever. Sa simbahan ikasal. Yung mga forever, yung mga nag-iisip na maghiwalay sila, doon sila ikasal sa munisipyo. Kasi para hindi mo matarnish
Alam mo yung matarnish, masira mo yung imahe ng kasal sa loob ng simbahan. Pansin mo, kinasal ka sa simbahan, nangako ka sa Diyos. Nangako ka sa mga tao na nakarap sa inyo bilang mga witness, tapos parang araw sila din yung magiging witness sa paghiwalayan mo. Damay mo pa yung Diyos. Ahanap ka ngayon ng mga butas para ang akin mo, ay, dati ko kasi ganito, bla bla bla. Kasi alam niyo, ang annulment, ahanap ka ng paraan para masabi mo na walang kasal na naganap. Ngayon, yung kasalanan na hanapin mo, yung mga premise ng issue para mag-iwalay sila, yung before kayo kinasal. Ang hirap po nun, palabasin na si sister ko niya, si brother ba? Dati pala, ano pala, si brother ba pala eh, pinikot niya pala si, si Nadgar wedding pala, hanapin mo pa yun, ako, napakarami yung potatoes. Pero sa divorce, once na, oh, brother ba, ano kasi, ganito kasi, brother dahil, kaya kung gusto mo na talaga mag-iwalay, kasi nalalangin po siya yung day. Pagka po nakikita ko, tinatagawan mo ko yun. O, di ba? Ay, ano na yan, repentinig. Kaya mag-iwalay sila. Pangako, bibigyan na agad sila na mas mabilis. Okay, maliwanag? Kita lang po tayo. Wala lang po? Amen. Tayo po ito lahat. And let us pray. Sama na rin po natin ating tithes and offering for this Sunday school. Ama namin Diyos, sa banal at dakila, kami po yung nagpukuha ng pagkasalamat, Panginoon, sa umaga nito. Nalain po namin, Ama, na patuloy niyo po kami pagpalain sa spiritual. Pagpalain niyo po kami sa kaalaman. Pagpalain niyo po kami sa aming help na bawat isa pong lingkod ng Diyos ay magamit po sa inyong gawain. And we're praying for our tithes and offering this morning na ito po ay magamit sa inyong gawain, sa ikalalagupa. And we're praying for our pastor, Bong Alcala, na sa Teresa. We're praying for Brother Elmo sa Daranga. We're praying for Brother Jomar sa Paete. We're praying for Brother Rafi. Nandun po ngayon sa Cavite. At ganoon din po sa ano po ni Pastor Bain sa Mother Church. In Jesus' name we pray. Amen.